Ikasyam ng Pebrero, Sabado, sa ikapat na linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay nila sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Sinabi naman niya sa kanila, "Tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti, sapagkat do'y marami ang paro't parito at hindi man lamang sila makakain, kaya lumayo sila at namangka na sila-sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nakita silang umalis ng ilan at nabalitaan ito ng marami. Kaya nagtakbuhan sila mula sa kani-kanilang bayan at nauna pang dumating na lakad kaysa kanila. Pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Matatandang isinugo ni Jesus ang 12 para ipahayag ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral at mahimalang mga gawa. Alam ni Jesus na hindi madali at talagang nakakapagod ang pagmimisyon. Kaya naman, inilayo niya muna sila sa karamihan ng mga tao para makakain man lang sila at makapagpahinga. Talagang maunawain at mapagmalasakit na leader si Jesus. Pero malamang na pagod din si Jesus ng mga oras na iyon. Mahirap isiping nagpapahinga lang siya habang naghihintay na makabalik ang mga alagad. Malamang na kasabay ng mga alagad sa ibang lugar, nangaral din si Jesus. Nagpagaling ng mga may sakit at nagpalayas ng masasamang espiritu. Ganun paman, nang makita niya ang maraming taong naghihintay sa kanila, naawa siya sa kanila at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Para kay Jesus, bawat sandali ay mahalaga at dapat gamitin para sa kabutihan ng mga tao. Pagsasagawa, makiisa kayo sa pamayanan at gumawa ng mabuti. Ito ang mga haing kalugod-lugod sa Diyos.